wala ko bang nababanggit sa inyo yung inyong anak na meron siyang boyfriend, manliligaw o nangaharas sa kanya bago mangyari po yung insidente? Wala po, wala po sa nababanggit. Colonel Danao, ano na po yung development sa kaso kung meron po? Sa ngayon sir, sa tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa natin na pagandak ng investigation dyan po, dito po sa kaso ni Eden. Nakausap niyo na ho ba yung lalaking landlord? Nagpunta na po rin siya sa police station para magbigay ng kanilang statement. Okay, sana po lahat sir ng mga persons of interest, tanongin niyo po yung kanilang whereabouts noong araw pong mangyari insidente. Yes sir, kasama naman po yan sa pagtatanong sir. Tay, yung ating kapulisan tuloy-tuloy nag-iimbestiga. We'll let you know po tay, kami tutulong din po tay, okay? Salamat po. Simula nung nangyaring insidente po sa pagkakamatay po ni Eden. Masakit pa rin kahit medyo matagal na. Ma'am, talagang napakasakit ma'am sa akin ang pagkawala ng aking anak. Si Eden Joy po ma'am is pang ilang anak niyo po ito? Panlima po yan, pangalawa sa bunso. Si Eden po, kamusta naman bilang isang anak? Napakabait ma'am noon, bata na yun. Hindi ma'am yun. Talagang nakaano ma'am siya sa pag-aaral. Gusto mo talaga niya makatapos at makatulong daw sa kanyang magulang. Tatay, anong naramdaman mo nung una mong nalaman yung nangyari dito sa iyong anak? Hindi nga po makapaniwala na may nangyaring ganun sa iyong anak dahil wala naman ako alam na nakakaaway. Tsaka isa, mabait naman siya. Kung kala yung mangyayari sa kanya yun. Ano po ba yung nakikita niyong future sana ni Eden kung hindi ito nangyari sa kanya? Ay, naniniwala ako makakapagtapos na sana siya talaga, tsaka nagsisikap siya talaga siya. Tsaka yun ang talagang sinusuportahan ko siya sa kanyang pag-aaral para lang makatapos. Nanay, paano niyo po nalaman yung balita tungkol dito sa nangyari sa anak niyo? Noong 27 ma'am ng gabi, kausap ko pa siya. Bali ma'am noong 28, nagkatawag ma'am ako siya ng tawag, marami na akong text, wala ma'am siyang sagot. Bago ma'am 29, wala pa rin ma'am siyang sagot. Tawag akong tawag, hindi ma'am nagre-ring yung cellphone, wala na. 30 ma'am, naipasya ko na pumunta na doon, pupuntahan ko siya kung ano nga ang nangyayari, ba't hindi sumasagot yung bata. Kasi ma'am, kada text ko doon, nasagot talaga agad kahit nasa school siya. Yun ma'am, pagdating ko doon, ma'am, hindi ko naman alam na gayon ma'am ang nangyari. Nabigla na lang ma'am ako nung pagdating ko doon na yung mga tao doon ay tinatanong ko, halos hindi sila makasalita. Ma'am, nung pumunta ka, ibig sabihin nandun pa ho yung katawan ni Eden nung mga panahon na yon. Nandun pa ma'am, wala pa mang bumagalaw. Yung pagdating ko lang ma'am na nagwala-wala na ako doon sa may-ari ng apartment at hinahanap ko man yung may-ari ng apartment, hindi ma'am siya naglapit sa akin, hindi siya nagpakita. Ano nangyari sa anak ko? Sabi ko, may nangyari ba? Sigaw naman ako ng sigaw. Kung may nangyari sa anak ko, ba't hindi kayo tumatawag ng polis? Saka pa lang ma'am sila nagtawag ng polis. Ito, kasama mo ba si nanay na bumisita kay Eden nung mga panahon na yon? Bali hindi po, nasa Cavite po kasi kami noon. Tinawagan lang po kami ni nanay tapos nang umuwi po kami dito. Siyempre po, hindi po kami makapaniwala. Masakit kasi naasahan po namin si Eden. Siya na lang po yung naasahan ng pamilya namin. Ano ba si Eden bilang kapatid para sa'yo? Mabait po si Eden. May pagkatahimikin nga po yun minsan. Na masayahin. Wala naman siyang makagalit. Pala kaibigan naman po siya kasi ang dami niya pong kaibigan. Ano po ba yung plano sana ni Eden sa kanyang future? Gusto niya po talagang makapagtapos dahil gusto niya nga daw po makatulong. Lalong-lalo na kay nanay po kasi siya na lang po yung inaasahan ni nanay. Ayon sa mga pulis, ilang araw daw po bang nakahandusay dun si Eden sa apartment niya bago po natagpuan ninyo kasama ng mga otoridad? Bali man siguro man, nasa dalawang araw na yun, patatlo na yun, araw na June 30. Yung pagdating ko. Nakita niyo po ba kung ano yung dinanas ni Eden? Ano ma'am, hindi ko nakita yung mga saksak niya at hindi ko ma'am kayang matingnan. Yung nakita ko ma'am siya talaga, may taklob siyang unan, parang dinag-ano siya ng unan. Isang paa lang ma'am yung nakasipot sa kanya. Ano na lang po ba ang nais natin ngayon? Sana ma'am, maano namin yung hostage para sa aming anak.
Yun, ma'am, ang kailangan namin, hustisya. Sana yung totoong gumawa sa kanya ang makulong, yun ang magdusa. Kung siya man po or may kasama pa siya, sana ituro niya din po para yung tamang hustisya po maibigay po namin kay Eden. Sana po sumuko na lang kayo. Ituro mo kung may kasama ka pa para makabintuman ni Eden yung hustisya kasi pinatay nila nang walang kalaban-laban yung bata. Marami pa pong pangarap si Eden, sinira po nila. Sana sumuko na siya kung sino man naman siyang gumawa sa aking anak. Sana maawa na siya, makonsensya na sana siya. Bali siya lang, ma'am, ang mapapatapos sana namin ng pag-aaral. Gusto ko siya makaharap at matanong ko siya kung sino talaga ang gumawa. Kung nag-iisa lang siya, kung may kasama pa siya. Sabihin niya na kung mayroon pa siyang kasamahan na gumawa sa aming anak. Edul Rapidol po, simingi po sana kami ng tulong po sa inyo na sana po maano yung kaso ni Eden at maano po hostesya sa para sa aming anak. Tulungan po sana ninyo kami. Idol Rapi, sana po tulungan niyo po kami kasi kayo na lang po yung inaasahan namin. Sana po mabigay po namin yung tamang hostesya po para kay Eden. Ito ma'am yung kwarto niya ma'am. Ito ma'am yung mga picture niya, yung mga certificate niya ma'am. Ito ko ma'am na napakaraming medal dito ni Eden. Ato, performing arts as young filmmaker. Mahilig din palang gumawa ng mga movie to si Eden. Napakadami. Technical drafting. Ito po yung sa kanyang pag-aaral bilang isang architecture student. O ito, entrepreneur. Magaling din bang mag-business to si Eden? Yes, ma'am. Ito, nanay. Napakagaling naman. With honors nung grade 12 pala. Yes, ma'am. Ang dami palang medals nito ni Eden. Sobrang dami. Oh. Yung college, ma'am, niya, hindi pa niya ma'am naigan nito. Bali, nandun pala, ma'am, sa envelope yung mga certificate niya nung college, yung architect na. Sa opisina namin na meron na daw po tayong update at meron na daw pong nag-confess dito sa murder na ginawa kay Eden Villasete. May nag-confess nga. Yan is yung kinuha natin na suspect na kinuha natin sa Cavite yan. Then eventually pagdating dito, kinonfess niya yung participation niya sa crime. Then nakuna natin siya ng buccal swab naman. And yung sample na yan is dinala sa ating crime lab, yung forensic group ngayon, para for cross-matching. And yung pinaka-latest is nag-positive naman yung DNA na nakuha doon sa underwear ng biktima and sa vaginal swab at sa buccal swab ng ating yung suspect natin dito. So, inaantay lang natin yung official na papel para yung resulta noon is may dagdag din natin sa mga evidences na naisubmit natin sa fiscal's office noong August 4. Yun lang po yung pinaka-update ng mga. Nasa na po ba yung suspect ngayon and nasampahan na po ba ng kaso at anong kaso po? Yung case po na isasampa natin is robbery with rape tapos may homicide. So ngayon is nai-refer nga natin yun sa office ng ating fiscal noong August 4. Then sa fiscal's office naman, i-determine nila, mapag-aaralan nila within 10 days daw, kung anong gagawin nila doon sa ating binigay na papel.
ba't po siya napunta sa Cavite? No, yung incident kasi sa na-discover natin is June 30. Then eventually umalis yung suspect dito sa atin ng July 7. Yan nga, nasundan natin siya. Nung 22 is pinasundo natin siya sa lugar niya, sa Cavite, para maimbitahan sana dito sa Occidental Mindoro para magbigay ng kanyang ring salaysay kung bakit naandun siya sa vicinity malapit sa crime scene. Then eventually, nag-confess siya on the process. Kinuna natin yun mga ebidensya, mga statements, mga ganyan. So hindi lang yung confession niya ang ating naging ebidensya. Yung confession niya is, nung kinuha yan, is assisted naman siya ng lawyer. And eventually nga, nag-positive. Sinantay lang natin yung papel na makarating sa atin para idagdag din natin sa mga ebidensya na na-file natin sa fiscal's office. Paano po nakapasok at nalaman niya yung area ng pinangyarihan ng krimen yung kung hindi po taga riyan lang yung gumawa? Ang background kasi ng ating suspect is nakikitrabaho yan. So helper yan eh. May kamag-anak siya dito, nakiki-extra sa fishport, basta may trabaho. So dinala siya dito para magtrabaho. Then eventually nga, nung gabing nangyari ang crime na yan, uminom yan nalasing. So naghanap ng pagkakakitaan and eventually napadpad nga doon sa area ni Eden. So doon pa niya, nakapasok siya doon dahil doon sa bintana, doon sa malapit sa loft bed ni Eden. Yun ang pinasok niya. Paano niya po na tukoy yung kwarto ng anak ko na siya pala hindi taga dito at paano niya nalaman yung kwarto na yun na siya dayuhan lamang? So siya sa magnanakaw, may tumira siya dyan sa likod ng, sa index salon. Kung hindi kayo familiar dito, may index salon dyan sa malapit sa kanya. So may barkada siya doon. Dapat nga is pupunta siya doon. Kaya lang nung pinuntahan niya yung barkada niyang yun is wala. So nag-ikot-ikot yun. Kaya nakapagnakaw siya. Idol naman Rafi Tulpo, maraming salamat sir sa pagtutok kasi nga sa amin sir, hindi namin pinabayaan itong kaso na ito. Every 2 days, mini-meeting ko yung task force na SITJ Villasete purposely to monitor kung ano nangyayari dito sa case na ito. Hanggang sa ma-file po natin nung last na August 4. So sir, maraming salamat. Thank you so much po, Colonel Danao. Base po sa resulta ng DNA, nag-match ito dun sa DNA ni Eden, yung biktima natin. Naaalala mo ba kung ano yung ginawa mo sa kanya? Hindi ko na po alam. Ikaw ay nag-conduct ng extrajudicial confession. Inaamin mo kung ano yung krimen na nagawa mo laban dito sa 21 years old na si Eden. Meron ka bang gustong sabihin sa pamilya ni Eden? Hindi ko po matitingnan kasi hindi ko alam kung bakit ko nagawa yun. Bakit mo naisipang umamin sa krimen na yun? Nakita ko po yung picture niya. Yeah, naisipan ko ng natatakot din po na kung anong mangyari sa akin. Pinagsisisihan mo ba yung ginawa mong yun? Opo. Gusto mo bang humingi man lamang ng tawad? Natatakot po ako eh. Nung gabing nangyari yun, ano ba yung pumasok sa utak mo at nagawa mo yun? Hindi ko po masasabi. Nakainom ka ba noon? May nagamit ka ba? O kaya mo nakalimutan yung ginawa mo? Nakainom po. Ikaw lang bang mag-isa nung ginawa mo tong krimen na to? Opo. Aminado ka na ginawa mo to? Opo. Hindi nga naman po itatanggi yun eh. Saan dito yung room po ni Eden? Bali po dyan sa may ground floor sa pakanan po, last na door sa likod nitong building na to. Bali sir, ilang days bago natin nakita yung bangkay po ni Eden dyan? Sobra 2 days na. Bali 28 nangyari na madaling araw, na-discover po ng 10:30 ng umaga po. So, dali ba tayo? Sige po. So,
nandito po tayo ngayon sa apartment na nirentahan po ng ating victim na si Eden. So, ngayon po, kung saan lugar or kung saan pumasok yung suspect at ginawa yung karumal-dumal na krimen. Sir, maaari niyo po bang ituro sa amin kung saan po dumaan or lumusot po yung ating suspect? Dito po, dito siya pumasok. Yan, lumaki din sa bakod. Dito po kasi sa likod, may access. May gate siya pero wala siyang pader. Kaya, tapos walang mga aso. That time po kasi medyo umuulan. Dito siya pumasok, umakyat dyan. Dyan na rin po siya lumabas. Po sa parang pina-re-enact po namin siya dito, pinapasok po namin siya dyan, pinalabas. Nagawa niya naman po. Dito na po banda ma'am na kita si Ma'am Eden, nakahiga pa ganun. Mm-hmm. Dyan na po. So ito po yung bed niya. Apo, ito. Rin po talaga tinanggal. Oh, dyan lang po. Ayaw na rin po kunin nung ano, may-ari kasi nga ganyan na po. Dito po siya nakita, yung banda. Bali, nandun po yung ulo. Nasaan po yung ulo na? Doon po yung ulo na, tapos dito yung paa niya. Kayo daw ang mga pinakamalapit na kaibigan ni Eden dito sa eskwelahan. So, kamusta naman kayo ngayon after dun sa nangyaring insidente sa inyong matalik na kaibigan? Hindi pa po totally okay pero parang nag-move on na rin po sa nangyari. Hindi pa rin po kami nakaka-recover po dahil hanggang ngayon po pati po kami mga kaibigan ay nagluluksa pa rin po sa nangyari. Ano ba si Eden bilang isang kaklase at kaibigan? Mabait po si Eden. And then, yun nga po, malalaki din po yung potential niya po talaga when it comes sa kurso po namin. Sa pagkakaibigan naman po namin, mabait po si Eden, lagi niya po kaming ginaguide. Kumbaga siya po yung nagiging nanay po sa klase namin. Pag halimbawa po may mga ganap po kami, nag-insist po talaga siya na doon po kami sa boarding house niya. Kasi hindi po siya mahilig sa makipag-halubilo sa ibang tao. Kaya po lagi po kami ang kasama niya palagi. Yung pinaka-fond memories nyo or mga naaalalan mo kasama si Eden? Lahat po ng pag-overnight po namin kasi mahilig po kasi kami mag-overnight dahil po sa kurso din po na ginagawa namin. Sobrang saya po nun para sa amin kasi yun po yung pinaka-banding namin hanggang madaling araw po. Sa akin naman po yung dito po sa school kasi po lagi po kasi talaga kaming magkatabi. Exams, sa mga lecture lang din po. So yun po. So yun po, nakakamiss din po talaga na wala na rin po siya ngayon. Nakikinig ngayon si Eden sa inyo, ano yung nais nyong iparating para sa kanya? Sinasabi ko po na tutulong po ako hanggat kaya ko po about po dun sa kaso niya kung ano man pong maitutulong ko pag pinapatawag po. And nandito lang rin po kami palagi po na gagabay sa kanya and hindi po namin siya makakalimutan po kahit po tumanda na po kami and magkapamilya po. Ngayong may natukoy na or tukoy na yung suspect ng kaso, may mensahe ba kayo dun sa taong gumawa nun sa kaibigan nyo? Kung wala po ba siyang pamilya or kapatid na babae or something kaibigan na babae, bakit po ganun yung ginawa yung sa kaibigan po namin? Kung siya naman po talaga ang gumawa and ma-confirm naman po yon, sana po tanggapin niya na lang po kung ano po yung maatang po sa kanyang parusa po. Dahil hindi rin po talaga makatarungan yung ginawa niya sa kaibigan namin dahil buhay po yung nawala sa amin and pangarap po ni Eden and nung pamilya po para kay Eden. Dahil yun nga po na namimiss ko na siya and hindi ko po siya susukuan kung ano man yung kailangan niya sa akin hanggang ngayon. Tutulong po ako and nandun po ako palagi para sa kanya. Na hindi rin po ako titigil hanggat hindi po nahuli yung pumatay po sa kanya. Ano yung nakikita mo sa kanya bilang estudyante dito sa iyong section? Si Eden po, masipag po siyang pumasok and nakikinig po siya, active po siya sa klase. May times din po na tahimik lang po siya pero nakikita ko naman sa batang yon na kahit anong hirap minsan ng mga ginagawa nila sa mga subjects nila, siyempre architecture. So, never ko po siyang nakitaan na napagod siya or parang susuko siya kasi parang
kitang-kita ko sa kanya na gusto niya talagang makatapos, makapagtapos ng architecture and yung pagiging prosigido niya sa pag-aaral is talagang nandun sa kanya. Kaya wala pa akong masabi sa kanya, talagang masipag po mag-aral ang batang yun. Ma'am, nung nabalitaan niyo po yung nangyari or yung news na may nangyaring ganito sa isa sa mga estudyante mo, ano yung naramdaman mo nung mga panahon na yun? That time po, talagang parang nablangko po ako. Kasi, syempre, sila, ilang students lang naman sila na naging estudyante ko. Nasa 15 lang po sila. Talagang lahat sila is sa ulo ko yung pangalan. Alam ko kung sino sila, ganyan. So, nung nalaman ko na siya, hindi ako makapaniwala. Hindi talaga po ako makapaniwala na paano nangyari. Kasi wala talagang idea. And that time po kasi is katatapos lang po ng summer class nila. So I'm expecting po na everyone ay nakauwi na, nasa kanila ng mga bahay. Kasi yung mga batang yan po ay kada matatapos na po yung mga klase or yung school year, is talagang sila, namamasyal po sila, ganyan, umuwi sa kanilang mga bahay. So that time wala po talaga sa isip ko na ganun, nandun siya sa ganung sitwasyon na nag-iisa siya, ganyan po. So parang talagang hanggang ngayon is hindi pa rin po talaga makapaniwala na napakabilis nung nangyari dun sa estudyante ko. Ma'am, ano yung naging epekto nitong pangyayari kay Eden? Ano yung naging epekto nito sa buong klase as well as sa inyong mga teacher or faculty po na involved po sa architecture? Yung epekto po sa amin is yung talagang parang lagi po namin always pinapaalalahanan lagi yung mga bata. Kahit nung hindi pa po nangyayari yan, lagi po namin silang sinasabihan na kung gagabihin kayo, make sure na lagi kayong may kasama. Ganyan, kung uuwi ng gabi, may kasama lagi. Huwag mag-iisa-isa. Ma'am, kung nandito si Eden ngayon, kung nakikinig siya sa atin ngayon, ano yung mensahe mo naman para sa kanya? Siguro, kinukongratulate ko siya kasi kung nandito siya ngayon, nagtitesis na siya and isang taon na lang, kagraduate na siya. So, sa kanila, masaya ako sa kanila kasi isang taon na lang, gagraduate na sila. So, kung nandito siya sana, ganun din na kumbaga unti-unti niyang makakamit yung dream niya na maging architect. Bayan namin yung loob namin para sa iyo. Eden, hanggang ngayon di pa rin kita nalilimutan. Hindi ka pa rin wala sa isip ko. Sana ka maging tahimik ng kaluluwa mo. Mahal na mahal kita anak. Hindi kita makalimutan hanggang ako nabubuhay. Sana din maging matayin ka na anak. Mahal na mahal kita anak. Hindi kita anak makakalimutan. Nagpapasalamat po talaga ako sa inyo sa pagtutok po sa kaso ni Eden, sa inyo pong pagtulong sa amin. Marami po talagang salamat. Nagpapasalamat po kami kay Idol Rapi po sa pagtutok niya po sa kaso ni Eden, sa pagtulong niya po sa amin para mapabilis po yung resulta po ng kaso. Sir, maraming salamat po at tinulungan niyo kami sa kaso ni Eden Joy at hindi niyo pinabayaan ang kaso ng anak ko. Maraming salamat po. Sana marami pa rin po kayo matulungan na katulad namin na mahirap.